Hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan at andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea. Ito tungkol kung paano nga ba tayo mag-layout ng hagdan. Meron na tayong previous videos nito, ang ginawa natin doon is double naman yung hagdan na yon. So ang gagawin natin ngayon mga kamital ay mag-layout tayo ng single lang na hagdan. Request kasi ito ni Sir Ilorde Simiga. So shout out sa iyo dyan, Sir Ilorde Simiga. So hindi man natin magagawa ito ngayon ng actual mga kamital, magbibigay ako sa inyo ng idea kung paano tayo mag-layout ng single lang na hagdan. So kung nais mong matutunan or gusto mong gumawa ng yung sariling hagdan, mag-DIY ka na yung hagdan or mangungontrata ka ng hagdan, panoorin mo lang ang video na ito mga kamital at ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin ili-layout ang ating hagdan. Okay? So ngayon, magbibigay ako sa inyo ng example na sukat na ating ili-layout ngayon. Magbibigay tayo ng halimbawa mga kamital. So ito yung ating example ngayon mga kamital, itong height na ito. Yan. Simula ron sa baba hanggang dito sa taas. Ito yung ating gawing halimbawa na ma-layout natin. So pasensya na kayo dyan at hugasan kasi namin yan. Okay? So susukatin natin ito. So mayroon siyang taas na 115.5 cm. So gagamit tayo ng unit na centimeter para mas madali ninyong maintindihan. Okay? So bago natin simulan yan mga kamital, kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pang mga videos. Okay? So tara na mga kamital, simulan natin. Okay, so mga kamital, dito tayo ngayon sa ating whiteboard. So medyo relax tayo ngayon at nakaupo lang tayo dahil ituturo ko lang sa inyo mga kamital yung ating pagli-layout. Okay? So sa pagli-layout ng hagdan mga kamital ay siyempre kukunin muna natin yung sukat ng ating total rise. Yung ating sinukat kanina na 115.5 cm. Yan yung ating total rise. Okay? So ito yung ating landing. Okay? So landing natin ito. Ito yung ating pinakaibabaw sa ating second floor. So simula rito sa baba hanggang dito sa taas is 115. Ito isang halimbawa lang. 0.5 cm. Okay, gagamit tayo ng centimeter mga kamital para mas madali nating maintindihan. Yan kasi yung kadalasan ginagamit sa atin, no, sa Pilipinas. Okay? So dito sa ating 115 cm mga kamital, ilan nga bang riser at ilang steps yung ating magagawa dito? Yan ay nagdidepende yan mga kamital sa ating mga standard na sukat. Sa ating riser, mayroon tayong standard dyan na sukat at pati dito sa ating steps. So, halimbawa itong ating yan yung ating yan yung ating riser ano. Mayroon tayong standard diyan mga kamital based natin sa ating national standard code ng ating construction sa Pilipinas sa mga bahay lang. Ang standard natin dito ng height natin is 20 cm. Yan. 20 cm. So nasa mga 8 inches 'yan yung ating rise. Dito naman sa ating steps, yung standard naman natin diyan is 25 cm. Okay? So nasa kulang-kulang 10 inches yung 25 cm. So dito, ang ating 20 cm is maximum 'yan. Pwede pa siyang ma-adjust
kasi ibibase natin yan dito sa ating height, dito sa ating total rise, para uniform yung kanyang taas ng kanyang parehas, yung kanyang taas ng kanyang riser. So itong 20 pwede itong bumaba or pwede namang tumaas ng konti. Okay, so paano nga ba natin i-calculate yan, yung ating riser dito sa 115.5 cm? Ilang riser ba yung ating pwedeng ilagay dito? Okay, so i-calculate natin, mga kametal. So ipapakita ko lang dyan sa screen, ipa-plus ko lang dyan sa screen yung ating calculator para masundan ninyo ang ating pag-calculate, mga kametal. Okay, so itong ating 115.5, i-divide natin. Ito pala yung ating riser. Riser. Ito naman yung ating run. Lagay na natin ang steps. Yan. Ito ating riser. Ito naman yung ating steps. Okay, mga kametal. So ngayon, unahin muna natin yung riser, kung ilang riser yung ating pwedeng mailagay dito sa 115.5 cm. So sundan nyo, mga kametal. 115.5 ang total rise nito. I-divide natin yan sa 20 cm na maximum standard ng ating riser. Okay, so divide natin 20 cm. So 5.775 yung magiging riser natin. So kung napapansin nyo, mga kametal, pieces ito, itong 5.775. So kung tinalangan ko lang para magiging 6 na riser. Okay, so lipat natin dito, mga kametal. So 1 2 3 4 5 6. Okay, so ito yung ating riser. Halimbawa, ilalagay natin ito sa 6 riser, mga kametal, kasi itong ating 5.775 medyo alanganin siya, kunti ang kulang para magiging 6 na riser. So sa ganitong paraan, kunti na lang ang kulang, mga kametal, pwede nating i-adjust ito, gawin nating 6 na riser. So bali ito, hindi na magiging 20 cm yung ating sukat ng ating riser. Bali bumaba siya, magiging 19 point something na lang yan kung ating i-adjust ito, magiging 6. Okay, so i-calculate natin, mga kametal. So itong 115.5, i-divide natin yan sa 6, mga kametal. Ang kalalabasan nito, yun yung ating magiging sukat naman sa ating riser. Okay, so equals. So 19.25. Okay, so 19.25 cm. So pasok pa rin sa standard natin, mga kametal, kasi 7 inches yung ating minimum. Maximum naman natin yung ating 8 inches. So okay pa rin siya para magiging 6 yung ating riser. So ngayon, itong ating 20 cm is papalitan na natin yan ng 19.25 cm. Okay? So ganyan lang ang pag-layout natin. So magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 risers. 6 risers. Ngayon, dito naman tayo sa ating steps. Yung steps natin, pwede na nating hindi baguhin yan. So 25 cm nasa mga 9.78 inches itong ating 25 cm. Okay, so pasok pa rin ito sa ating standard. Bawat steps natin dito, 1 2 3 4 5. So yung ating steps is 5 steps. Kasi yung ating pang-anim is dito na sa ating second floor, yung ating landing. Okay? So 5 steps. Sa tag
25 cm. So yan na yung ating sukat, mga kametal. Okay? So ngayon, paano naman natin makuha yung haba naman niya? Yung total na haba na ating kakatingin. Halimbawa, gumawa tayo ng kahoy lang na stringer. So yung ating sukat, mga kametal, yung total na sukat nito, dito tayo magsisimula kasi dito last yung step natin. Yan. Baligan niya na yung mga kametal. Yan yung forma niya. Bali, ito naman yung ating kukuhanin ngayon. Yan. Yung total na haba niya. Okay? So ngayon, yung ating 25 na centimeter, i-times natin kung ilang steps yan para makuha natin yung total run naman niya dito. Yan. Simula rito hanggang dito yan, yung sa hulog niya. Para makuha natin yung degree ng kanyang hagdan. Okay? So dito muna tayo sa ating riser dahil nag-minus tayo dito. So ang minus natin dito dahil dito tayo yung last steps natin. Yan. So minus tayo ng 19.25 dito sa ating 115.5. Okay? So yung ating 115.5 minus natin sa 19.25 centimeter. So magiging 96.25 na siya, mga kametal. Okay? Simula rito hanggang dito. So ilis natin ito. So 96.25. Yan, simula lang yan dito hanggang dito sa baba. Yan. Dito naman yung ating 25, i-times natin sa kung ilang steps. 1, 2, 3, 4, 5. So 25 times 5 steps. So 125. Okay? So 125 centimeter. So meron na tayong total run at meron na tayong total rise. So makukuha na natin yung degree ng ating hagdanan. Kung sakaling gagawa tayo ng railings, alam na natin yung degree ng ating hagdanan. Okay, so una, kunin muna natin yung kanyang sukat dito or kanyang hypotenuse. Okay? So sa pagkuha ng ating hypotenuse or yung kanyang sukat dito, yung haba niya, ang gamitan lang natin niya ng Pythagorean theorem, yung ating square root plus b squared square root of a squared plus b squared. Yan na yung answer niya. C. Okay? Ito na yun. So, pwede yan magkabaliktad-baliktad. Kahit dito ilagay nyo B or dito B, pwede yan magkabaliktad. So, i-calculate natin para makuha natin yung kanyang haba dito. Okay? So, square root of ito yun, 26. Ito yung ating A. 26.25 squared. Yung ganitong calculator, mga kametal, dinownload ko lang ito sa Google Play Store. Maganda itong calculator na ito dahil accurate siya. Free lang ito, i-download natin sa Play Store kung wala kayong calculator na scientific calculator. Okay? So, plus lang natin. 125 squared. So, yung answer niya, 157.8 centimeter. Yan na yung magiging haba ng ating stringer, mga kametal. Yan. Makahoy man yan or mametal, yan yung magiging haba natin. Okay? Kung susundin natin yung ating mga standard na sukat. So, dito naman tayo sa ating degree. So, sa ating degree naman, ay napaka-importante yung malaman natin yung trigonometric function. So, meron din tayong video niyan, mga kametal. Madali lang natin maintindihan yun dahil Tagalog version yun. Panoorin nyo lang at ipa-plus ko lang dyan sa screen kung
hindi nyo pa napanood. At lalong-lalo na dito sa mga triangle, napaka-importanteng malalaman natin yung trigonometric function or yung sukat tuwa. Yan. So ngayon, hindi ko na ituturo. Panoorin nyo lang yung video natin. Paplas ko dyan sa screen. So gagamit tayo dito ng tan para makuha natin yung kanyang degree. Tan negative 1 para sa pagkuha ng ating degree. Okay? Tan negative 1, 96. Kasi opposite yan, dito tayo kukuha ng degree. 96.25 divide. So kailangan naka-fraction yan mga kametal. Kasi pag i-divide natin, itong pindutin natin itong divide sign, nag-i-error siya. So kailangan yung fraction, itong sign na ito. Yan. Divide 125. Okay? So yan yung ating degree. 37.59. So round off na natin yan ng 37.6 degree. Okay? So yan na yung slope ng ating hagdan. 37.6 degree. So pasok pa rin siya sa ating standard. Kasi yung standard natin is 30 to 50 degree. Yung ating standard. So 30 yung ating pinaka minimum. Yung maximum naman natin is 50 degree. So dito, yung slope natin is 37.6. So pasok siya sa ating standard. So dito naman, kung sa pagkuha naman ng ating degree dito, so dahil ito ay 90 degree naman ito, so minus lang natin yung 37.6. Okay? So minus natin ng 90 degree. So 52.4 naman yung ating degree dito. 52.4. Okay? So ito yung ating slope. Kung kukuha tayo ng degree ng ating mga relings, halimbawa gagawa tayo ng relings, ito yung ating babasihan, itong 52.4. Okay? So pagsukat niyan, halimbawa susukatan na natin siya ng kanyang degree ng kanyang relings. Kung mayroon kayong angle finder sa maganda dahil accurate na siya, nagagawin ninyo sa inyong shop. Okay? So gaya nito, meron tayong angle finder. So yung ating degree dito na 52.4, so hanapin lang natin yan sa ating angle finder. So yan. Nakuha nyo na yung angle nyo, ilock nyo lang. Yan na yung poste ninyo. Yan na yung ating angle, 52.4. Yan. So ito yung maging poste nyo, ito yung inyong railings. I-level nyo lang yan. So maganda mayroon kayong gamit na ganito. Kung wala naman, pwede pa rin ninyong mabuo sa inyong shop. Meron din kayong protractor. Okay? So mas maganda itong ating digital para medyo accurate yung ating pagbubuo ng ating railings. Okay, so yan lang mga kametal. So meron na tayong idea kung paano natin i-layout yung ating mga hagdan. So kung meron pa kayong ilalagay dito mga kametal na halimbawa, maglalagay pa kayo dito ng isang plywood dito sa taas nito, yung inyong thickness ng inyong mga ilalagay dito sa ating hagdanan, ima-minus nyo lang. Yan. Dito sa inyong riser, yung unang riser ninyo, magma-minus din kayo rito para pag ilagay na ninyo yung inyong plywood dyan, kung gano'n man ang thickness doon, yun ang ima-minus ninyo sa inyong first riser. Yan. Dito lang sa inyong first riser yan, magma-minus kayo. Halimbawa, naglagay kayo ng 1 inch ang kapal or 2 inches ang kapal dito, lalagay nyo. So, itong ating 19.25, i-minus niya lang sa kapal dito. Yan yung ating magiging height ng ating first riser. So dito naman, huwag na kayong mag-deduct dito. Hanggang pataas na yan. So pagdating dito sa taas, itong inyong 19.25 na dinidak dito, idagdag nyo rin yung kapal nito. So kung mayroon tayong gawa na ganito mga kametal, mas maipaliwanag ko sa inyo ng maayos at paggawa ng ating hagdan. Okay, so sa ngayon, pasensya na at wala pa tayong gawa na
na nito. So dahil nga sa request ng ating isang tagapanood, so mayroon tayong pagkakataon na ma-explain natin kung paano nga ba i-layout itong ating hagdan. Okay? I hope mayroon kayong nakukuhang idea sa video na ito. Kung mayroon kayong katanungan about sa ating video, comment lang kayo mga kametal at sasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya. Okay? So bago tayo magtatapos mga kametal, so shoutout muna dyan kay Sir Elorde Simega, yung ating nagre-request ng video na ito. I hope nakuha mo itong ating calculation. Tingin nyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Tanging hiling ko lang mga kametal, pakilike lang ang video na ito at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yan at i-click nyo na rin yung ating notification bell para kung mayroon tayong mga bagong videos na i-upload ay ma-notified kayo lagi. Okay? So, yun lang mga kametal at maraming salamat po sa inyong pagpanonood at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So, bye-bye.